Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is Kenoy. So ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na mag-like and mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ginagawa ko. And for today's video nga mga Kenoy ay isishare ko sa inyo kung paano nga ba ako tumaba. Okay, and yan, kung mapapansin nyo guys, ito yung katawan ko ngayon. Okay, and yun, nakaupo lang ako. Hindi nyo makikita yung aking tummy. Pero yan, mataba talaga ako. So, yung ipapakita kong picture sa inyo guys is 3 years ago. So kung ikaw is may picture ka 3 years ago at ganyan pa rin until now. So ito na yung chance mo para tumaba ka. At kung gusto mong tumaba is yan, ito yung mga tip ko para tumaba ka. Kagaya ko. Ito yung mga picture ko. Papakita ko na sa inyo. Dami kong imika, no? So yan guys, ito yung mga pictures ko na kaya talaga ako makikita nyo dyan. Okay, so hindi ko alam kung yan. Ito ako dati, at ito ako ngayon. Wow! So ayun guys, i-share ko na sa inyo kung paano nga ba ako tumaba ng... Kung paano nga ba nadagdagan yung kilo o yung katawan ko o kung paano ba talaga ako tumaba. Ano ba kaya net? So ayun na nga mga Keno, i-share ko na sa inyo. So ang first step. So actually guys, ganito yan. So hindi ko talaga pinalano na magpataba. So ngayon, dumating lang yung point na kumikita ako, so may pera. Kapag may pera ka at talagang nasa labas ka, kakain at kakain, lalo na kapag may mga kausap, may mga clients ka, so hindi pwedeng hindi ka kakain para at least naman malibang sila, haba-haba yung kwentuhan, di ba? So yun, umorder ng mga pagkain, etc. So yan, kung wala ka namang pera, so sa bahay ka na lang, at kung nasa bahay ka lang naman talaga at gusto mong tumaba, yung iba kasi umiinom, bumibili sa mga vitamins, yes, nakakatulong po yun, yung iba nakakatulong, yung iba food supplements and etc. So ako kasi ang ginagawa ko lang, kumbaga yun, nagtakaw lang akong kumain, yung talagang hindi lang basta kain, lamon, kung alam mo yung lamon, yung talagang yung pinggan na malaki, talagang halos mapuno na yun. Halos mapuno na yun. So ganun akong katakaw kumain guys. Then yun, napapansin na ng mga kasamahan ko, ng relatives ko, mga friends ko, na tumataba ako. So well, hindi ko naman pinapansin. Then after that guys, dumating yung point na nakita ko na nga yung pagkakaiba. Sobrang payat ko pala talaga. Doon ko nakita or na parang ano na yun, na ihalin tulad or nakita yung pagkakaiba ng pagiging payat sa malusog na katawan. So ayun guys, yun. Pero para naman sa akin, malaking advantage na lumaki ako ng ganito. Okay? Pero nung pag lumalaki ka na yung noro, sobrang laki, ang hirap din kasi talaga gumalaw. Lalo na kung everyday na lagi ka may lakad, activities, etc. Ay lagi naman ako naka-semi-formal. So ang sama namang tingnan na sobrang laki ng tiyan. Kasi pumuputok lang na pag umupo ka, na-experience nyo yung ano, yung kung naka-polo ka, etc. Naka-long sleeve ka, na kapag umupo ka, yung bumubo ka yung ano, yung botones, di ba? Yung imagine mo, puputok na lang, yung parang ganoon. So na-experience ko yun guys, one time, pag upo ko, natanggal yung botones, talagang tawan-tawaga talaga ako noon. And, ayun. So, yun, kapag mataba ka talaga, so, masaya. Meron kasing tao na binabagay ng pagiging mataba, meron din naman binabagay ng magiging payat. So, yun lang. And, yung iba nag-gym. Okay, yung iba nag-gym para tumaba. Kasi, yung iba, the long run na napapagod ka, mas malakas kang kumain. Tama naman. Yun din siguro yung naging ano, yun din siguro yung isang, yung naging way kung bakit din ako lumakas kumain. Bakit? Alam nyo guys, kasi naglalakad kami noon, nag-area kami, field sa field, okay? So nagbabahay-bahay, etc. kung ano mga ginagawa. So dahil sobrang pagod, okay? Hindi naman sobrang pagod. Kumbaga, syempre, pagod ka, kakain at kakain ka. Then kung may makikita ka sa mga tusok-tusok, etc. kung ano man yung mga pwedeng kainin na kakainin. So, yun, kinakain ko, then, yun, kumbaga marami lang talaga akong kumain. And siguro yung iba lahi daw natabain, pero yun nga sa amin lahi natabain, pero sa marami naman kagaya ng kapatid ko na bunso, hindi naman siya ganun kataba, okay? O hindi naman talaga siya tumataba. So siguro nga talaga yung isa naman na way is kung mabagal ang metabolism mo. So yan, kung mabagal ang metabolism mo, yun, may chance na tumaba ka talaga. Or kung mabilis ang metabolism mo naman, medyo mahirap na tumaba. O medyo mahirap na yung pagpapataba. So kung magiging yung process ng pagkain mo is medyo mabagal, so doon, mas malaki yung chance na tataba ka talaga.
So yun lang guys, yun yung aking mga ginawa kung bakit ako tumaba. And ito na yung picture, mga latest pictures ko ngayon. So papakita ko sa inyo para makita nyo yung mga before and after ko ng mga pictures and kung gano'n ba ako kataba. So yun lang. So yun guys, thank you so much for watching at pag-aaksaya. Sobrang na-appreciate ko yung oras nyo na binigay dito sa video at panonood ng video na to. So yun guys, thank you so much for watching sa video. And kung bago ka pa lang dito guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-like and mag-subscribe. I-share mo na din to sa mga kaibigan mo na gustong magpataba ngayong Valentine's. Okay, so yun guys, thank you so much for watching and ayun lang, kung may mga request kayo at may mga questions kayo, just comment? I-comment nyo lang yan sa baba para atis mabasa ko and gawa natin yan ng next video. And yun guys, pindutin mo na ang bell button para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. And thank you for watching and sana may natutunan kayo, sana may na-share ako sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo guys. And yun lang, thank you so much for watching. Bye!